Pilipino. Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Ito ang IBC Express Balita sa hapong ito. Stories, relocation site para sa mga biktima ng bagyong Ondoy sa Laguna. Bibisitahin ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ilang bayan sa Pangasinan patuloy na binabaha dahil sa bagyong Pepeng. Manggahan floodway pinapalinis na ng Laguna Lake Development Authority sa loob ng 3 araw. At bahay ni SSS President Romulo Neri, pinaulanan ng bama kaninang umaga. Ang bisitahin ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang ginawang relocation site para sa mga nabiktima ng bagyong Ondoy sa Santa Rosa, Laguna mamayang gabi. Pupuntahan sana ng Pangulo ang relocation site noong Miyerkules. Ngunit hindi ito natuloy dahil hindi na ito nakaalis sa lalawigan ng Iloilo na una nitong pinuntahan. Mga sinilanta ni Ondoy na taga Marikina ang pawang mga nasa bagong relocation site. Bago ito pinaunlakan ni Pangulong Arroyo ang Pagadian City Airport Development Project at isang briefing sa climate change sa Zamboanga del Sur. Nagsimula naman ang pamalaang panlalawigan ng Pangasinan na ilipat ang may 25,000 evacuees nila sa mas matataas na mga evacuation centers sa probinsya. Ayon kay Provincial Information Officer Butch Velasco, ito matapos malubog sa mula 3 hanggang 10 tanampakan ng tubig baha ang 30 bayan at syudad doon makaraang maglandfall muli si Bagyong Pepeng kahapon. Una nang nagsagawa ng rescue operations sa mga rescue team mula sa Subic Bay Metropolitan Authority, Maritime Group at Bayan ng Suwal. Sa mga lugar ng Mangaldan, San Fabian, San Jacinto, Manawag, Calasiao, Santa Barbara at Mapandan. Maraming sasakyan ngayon ang hindi makadaan sa bahagi ng Northern Luzon dahil sa Bagyong Pepeng. Ayon ni Cordillera Police Director Senior Superintendent Fidel Posadas, karamihan sa mga pangunahing kalsada patungong Baguio City at Pangasinan ang hindi na madaanan, bunsod ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa rito. Kahit mga bus at cargo truck na hirapang dumaan sa binahang mga kalsada. Karamihan sa mga ito kung hindi nagsuspinde ng biyahe pa norte ay na-stranded. Pero ayon kay Presidential Management Staff Chief Hermogenes Espiron, nakadaan naman ang mga 6x6 truck ng militar na may dalang relief goods. Doble kayod na rin ngayon ang Department of Public Works and Highways para madaan ang muli ang mga kalsada sa Northern Luzon. Bumigay na ang 2 dike sa Pangasinan dahil sa malalakas na ulang dulot ng Bagyong Pepeng. Kagabi nasira ang dike ng Carmen sa bayan ng Rosales habang kanina madaling araw naman bumigay ang Lipay Dike sa bayan ng Villasis dahil dito lalong nalubog sa tubig baha ang nabanggit na 2 bayan. Sa pinakahuling ulat ng Provincial Disaster Coordinating Council, lampas taon na ang baha sa naturang mga bayan. Bukod sa Binga at Ambuklao, nagpakawala rin ng tubig ang San Roque Dam. Ito ang isa sa sinasabing dahilan ng malawakang pagbaha sa Pangasinan. Ang Express Balita mula kay Dave Llabanes Jr. Hindi na nakayanan ng San Roque Dam ang dating ng tubig mula sa Binga at Ambuklao Dam, kaya napilitan ng San Roque Dam na magpakawala ng 5,000 kubikometrong tubig kada segundo na nagpalubog sa halos buong bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Buntik nang umapaw ang San Roque Dam kahapon, kaya alas 10 ng umaga kahapon ay nagrekomenda na ang Hydrometeorological Division ng PAGASA at National Power Corporation sa Provincial Disaster Coordinating Council ng Pangasinan ng total evacuation sa mga lugar na tataluyan ng tubig dahil matinding pagbaha ang mararanasan doon. Dahil malaki ang pinakawalang tubig. So, based sa mga studies, ang capacity ng AGNO is more than 3,000 cubic meters per second. Pero ang pinakawalan, yung maximum outflow ng San Roque Dam ay 5,200 cubic meters per second. So,
Yun, kaya we expected widespread flooding talaga. Mula sa 5,000 cubic meters, 2,438 cubic meters kada segundo pa rin ang pinapakawalang tubig ng San Roque Dam at nananatiling bukas ang anim na gate nito, kaya hindi pa agad huhupa ang baha sa Pangasinan at posibleng abutin pa ng ilang araw ang baha sa mga mabababang lugar. Mataas pa rin ang inaasahan nating level ng tubig baha sa Pangasinan dahil mataas pa rin ang release ng San Roque Dam. So ang ginagawa ng San Roque Dam ngayon, minemaintain lang niya yung 289 meters na level. Dahil mataas pa ang level ng tubig sa baba, hindi pa siya makapagbaba ng level. So kung ano man yung pumapasok na inflow, yun lang munang ipinapalabas niya. So, didepende sa ulan sa mga reservoir sa Binga at ang Buklao Dam kung kailan titigil ang pagpapakawala ng tubig ng San Roque Dam. Bukod sa Binga, ang Buklao at San Roque Dam, bukas pa din ang Magat at Pantabangan Dam. Papalayunan ng Northern Luzon ang humina ng bagyong si Pepeng. Huling namata ng sentro nito, 70 kilometro ang layo sa northwest ng Baguio City o 250 kilometro sa west-northwest ng Dagupan City, kung saan tinutumbok nito ang South China Sea. Nananatiling nakataas ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union at Western Pangasinan. Ako si Dave Jabanes Jr. nagbabalita, Express. At para mabigyan tayo ng pinakahuling update sa mga kaganapan sa Pangasinan, nasa linya ng telepono ang ating kasamang si Alvin Sierra. Alamin natin ang kanyang kalalagay ngayon doon. Alvin, exact location mo. Yes, Ping, narito nga tayo sa may boundary ng Rosales, Pangasinan. At kinakayang 90% ng lalawigan ng buong Pangasinan ang apektado ng rumaragas ng tubig baha. Umabot na din sa mga kalapit bayan ng Nueva Ecija, Tarlac, partikular dito sa Manuel at Moncada. Ang tubig baha bunsod na din sa pagpapakawala ng tubig ng San Roque, Ambuklao, Magat at Pandamangan Dam. Tinatayang hanggang dibdib ang lalim ng tubig dito sa Rosales, Pangasinan, na umaabot na din maging sa mga commercial establishment dito tulad ng SM Rosales, kung saan may pinaniniwala ang mahigit 200 kataong na-trap doon sa kasalukuyan. Ayon pa sa mga residente dito, nagising na lamang sila kaninang umaga na may tubig baha na sa loob ng kanilang mga bahay at umabot pa sa National Highway. Ding lubog na rin maging ang mga eskwelahan at pangunahing palengke dito. Naabutan pa ng IBC News team na nagsisilika sa mga residente dito sa Rosales, partikular na ang mga bata at matatanda. Narito na rin ang ilang mga rescue teams. Kanina ay nakasabay ng IBC ang tropa ng mga Amerikanong sundalo sakay ng 6 na 6x6 truck na may dalang mga rubber boots, relief goods at mga medical supplies. Kani-kanina lang ay namataan na rin namin may dalawang UAV helicopters na umiikip dito para ibaba ang mga rescuers. At bunga ng pagpapakawala ng 4 na dams, kung nanabanggit kanina, sa pangambang umapaw ang mga ito at tuluyang mag-crack dahil na din sa naipong tubig na ibinuhos ng Typhoon Pepeng. Nananatiling di madaanan ang malaking bahagi ng MacArthur Highway, lalo na sa boundary ng Tarlac at Pangasinan. Maging mga taniman ng palay at mga palaisdaan ay labis na naapektuhan ng pagragasan ng tubig baha. Umaapil lang ngayon ang mga lokal na pamahalaan para sa agarang rescue para sa mga na-stranded na mga tao. Para doon sa mga pupunta ng Pangasinan, Bayak, Lingayen o Kamiling ang pwede nilang daanan. Samantala, nananatiling nakasarado at hindi madaanan ang eastern side. So kung doon sa mga pupunta ng western side of Pangasinan at papuntang norte, maaari silang dumaan Lingayen via Kamiling. Marami na rin ang mga na-stranded lalo na sa mga paluwas ng Maynila at yung mga papauwi dito sa Pangasinan. Yan muna ang ilang kaganapan dito sa Pangasinan, Bing. Alvin, yes, may isinagawa na bang mapaglalagakan ng ating mga kababayang napinsala ng sabing pagbahang ito? Meron ng evacuation center? Actually, ang problema dito, Bing, sa Pangasinan, maging yung mga evacuation center, maging yung mga public elementary school ay nakalubog din sa tubig baha. Kanina nga, kinatanong namin yung mga nagsisilikas kung saan sila pupunta. According to them, wala pa sila talagang specific na lugar na pupuntahan. Ang ilan sa kanila, nagpunta sa mga munisipyo, sa mga open at closed basketball courts. Pero hindi natin magagamit sa ngayon dito ang mga pangunahing paaralan dahil ito, maging ang mga ito ay nakalubog pa rin sa tubig baha. Mayroon ka naman tinanggap na balita ang may casualty sa iyong kinalalagyan?
Sa ngayon ding ang nakakarating sa ating mga ulat, wala pang casualty kundi yung mga na-stranded sa mga bayan, lalo na dito sa SM Rosales. Wala pa tayong balita pero sisikapin natin ngayong hapon na makakuha ng opisyal na ulat hinggil sa mga casualty na dito nga sa flash na nangyari dito sa Pangasinan. Okay, maraming salamat, Alvin. Okay. Yung po na pahingan si Alvin Sierra na nasa Pangasinan. Magbabalik po ang Express Balita makalipas ng ilang paalala.